Mga kapay, nagmonitor at naghanda na ang ibang-ibang bayan na apektado ng Super Typhoon Carding kasama ang mga ahensya ng pamahalaan. Kinan sila ang mga klase, inihanda ang mga ayuda at maging ang pre-positioning ng mga kagamitan sakaling kailangan ng rescue. May ulat si Joyce Salamati. Sa Quezon ay ipinag-utos na ni Quezon Governor Dr. Helen Tan ang forced evacuation sa mga coastal barangay sa Polillo Group of Islands matapos itaas ng pag-asa sa Signal No. 5 ang Polillo, Patnanungan, Panunukan, Bordeos, Jumalig, General Nacar at Northern Infanta sa Quezon. Sa General Nacar ay nagsagawa ng Execom meeting ang MDRRMC sa kanilang Disaster Operations Center. Sa pulong ay tiniyak ang patuloy na kaligtasan at kahandaan ng lahat, maging ng mga evacuation center at mga sasakyan, pagkain at iba pang kagamitan para sa paglikas ng mga pamilyang nasa high-risk areas. Sa Buena Vista, kahit kalmado ang karagatan kanina, ay pinayuhan ni Mayor Ray Rosilla ang kanyang mga kababayan na huwag na munang pumalaot at mangisda bilang pag-iingat sa banta ng Bagyong Carding. Inaalam na rin ngayon ng LGU ang lagay ng mga residente malapit sa baybayin para sa paghahatid na maaaring tulong mula sa lokal na pamahalaan. Nanawagan din si Infanta Vice Mayor L.A. Ruanto ng forced evacuation sa mga coastal barangays ayon na rin sa utos ni Governor Dr. Helen Tan. Pinangunahan din nito ang paghahanda ng mga pagkain na dadalhin sa itinalagang evacuation centers sa bayan. Kinansela na rin ng Philippine Ports Authority at Philippine Coast Guard ang mga biyaheng pandagat mula Calapan papuntang Batangas at vice versa. Ayon naman sa pinakahuling datos, nasa 166 na rolling cargoes at private vehicles ang stranded sa C5 Road Santa Isabel, Calapan City, Oriental Mindoro dahil na rin sa kanselasyon ng mga biyahe. Ganon din ang mga biyaheng barko patungong Batangas Port galing Romblon ay kinansela rin ng Philippine Coast Guard. Ayon sa pamunuan ng Tugo Travel at Montenegro Shipping Lines, hindi na bumiyahe ang kanilang barko patungong Batangas Port galing Odyongan at Romblon Port. Nag-anunsyo na rin ng kanselasyon ng biyahe ang Starlight Ferries na may biyaheng Batangas Port galing Katiklan at Odyongan. Stranded naman sa pantalan ng Odyongan, Romblon ang aabot sa 247 na pasahero ng barko ng Tugo Travel galing Katiklan at patungo sana ng Batangas Port. Ayon sa Coast Guard Station Odyongan, hindi pinababa ng pantalan ang mga sakay ng barko at nanatili na lang sila sa barko ng Tugo. Nabigyan naman ng libreng pagkain ang pamunuan ng Tugo Travel sa mga stranded na pasahero katuwang ang pamunuan ng Philippine Ports Authority. Nakaantabay na rin ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Angono Rizal sa mga posibleng maging epekto ng Bagyong Carding. Nagsimula na rin ang kanilang preemptive evacuation sa mga nakatira sa mga mababang lugar, gawa ang bahay sa light materials, gayon din ng mga buntis, senior citizen, mga may sakit at PWD sa Municipal Gymnasium. Joyce Salamatin, para sa Bayan.